Hello mga friendship! Welcome to Sansu PH channel! Narito na naman po ang inyong friendship, Sansu PH, upang mag-share sa inyo ng isang best DIY anti-aging and whitening cream. Ito po ay gawa sa rice. Niluto ko na po siya dati mga friendship, upang po siya cream, naging cream paste na po siya. Ito po ay ginawa ko mula sa glutinous rice. Yung dating ano, yung ginagamit na bilo-bilo, yun po yung ginamit ko na. Half tablespoon po noon ang niluto ko hanggang sa maging paste na siya. Ito na siya. Maging paste na siya. So, ito po ang pinaka main na ano natin, ingredient. So, hahaluan lang po natin siya ng olive oil. 10 ml ng olive oil. Ayan po. Olive oil. And then, milk. Gatas po. So mamaya po, i-share ko sa inyo kung ano yung mga benefits na makukuha natin sa mga ingredient na ilalagay po natin. By the way po, kahit anong klaseng gatas po ay pwede nating gamitin. Mapapowder man po ito, mapacondense, or yung yogurt. Okay din po yon. And then, ayan po. 10 ml po ng milk. Napakainam po pala nito ang naibibigay natin sa atin sa ating kutis. Lahat, anyway po, lahat po ng mga ginagawa ko ay re-research ko po muna. Kasi kung bakit nagkaroon ako ng idea na gawin din ito sa aking sarili para matry ko. Dahil nanonood po ako sa mga vlog ng mga dermatologist doctors. At maliban sa mahilig ako manood ng mga skin regimen na ginagawa nila, mahilig din po ako mag-research. Yan. So nag-research po ako sa Google tungkol sa mga rice cream na ito at saka sa mga sangkap na inilalagay ko. And then, ito rin po. Isa, lalagyan po din natin siya ng aloe vera. Isang kutsara po ng aloe vera. Ayan po. At pagkatapos po, lalagyan din natin siya ng, ito yung pinakapaborito ko sa lahat na sangkap nito. Ito, Quantumin Plus. Masasabi kong ito yung pinakapaborito ko po dahil ito po napakalakas ng antioxidant nito. So, papatakan lang po natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5 drops. So, bukod sa malakas po yung antioxidant niya, ine-energize din po nito yung ating skin, tsaka at the same time, detoxifier din po kasi siya. So, marami pa po siyang function, hindi lang po pang external, ito pang internal din. So, mas marami siyang benefits na may bibigay sa atin kapag tinig natin siya ng internal. Patak-patak lang din. Ayan po, napaghalu-haluin na po natin ng mabuti yung ating mga sangkap. Ayan, mix po natin siya, i-mix lang po natin siya ng i-mix. Ayan. Hanggang sa totally, ano na siya, pwede na siyang gamitin sa ating skin. Actually, ang dami-dami po talagang nakagawa na nito eh. Yung isang napanood kong vlog na age 52 years old na siya, isa na siyang lola, pero yung skin niya grabe, pag tinitignan mo siya parang nasa age mga 25 lang siya, 25-28, ganun lang siya. Kasi ito pala yung mga sikretong ginagamit nila. Anyways, kailangan po natin gamitin ito continuously from AM and PM po. Within 2 weeks makakita natin yung kanyang lovely result. Lovely talaga. Ayan. Ayan po. Pwede na po siyang gamitin. Ayan. Bago po pala ninyo siya gagamitin, kailangan po nakapaghilamos muna. Ako po hindi muna naligo, pero naghilamos ako. Preparation para sa, ano, kasi kailangan ibabad natin ito ng 10 to 15 minutes. Ayan po. Pwede na siyang gamitin. So, ganyan lang po. Pwede maging layawin po natin siya ng ganyan. Tapos hayaan natin mababad po siya ng 10 to 15 minutes sa ating skin. Yan. In a circular motion po ang ginagawa ko. Pinaka the best din pala ito na pang lifting sa ating nagsasagging skin, saging face, ganon. The best na pang lifting ito. Kasi naman yung mahal dyan na inaano nila, na batax, mga ganon. Hindi po kaya ng budget ko yon. Mga ano lang,
mga available lang sa mga sa kusina yung kaya ko kung ano yung nandiyan. Ayan pa. Ayan. Tapos kahit po sa yan sa neck, pwede na natin siyang gamitin. Ayan. Actually, mga friendship, ginawa ko na to, pang ano ko na to, pang apat na beses ko nang ginawa ito. At talagang nakikil ko yung kanyang. Ayan, talalagay ko pa lang siya pero ramdam ko na nagpe-penetrate yung ano niya. Ayan, buulan na. Nagpe-penetrate po sa skin. Ang sarap gamitin. Ang sarap talaga. Parang na-exfoliate yung skin mo. Tapos, ano siya. Yung habang, basta nakaka-relax siya. Pag ginawa nyo, malalaman nyo yung mapifeel din niyo yung ano yung changes habang at saka yung ano yung effect niya, instant effect niya habang ginagamit niya. Mapifeel niyo po siya kaagad. Ayan, sa neck, pwede na rin sa braso. Ayan, lahat ng desired ninyong part ng inyong katawan na gusto ninyong ano i-brighten at ipalitin yung mga pores, mga ganun, ay pwedeng lagyan. Ayan. So, tayong mga mamis, dapat hindi rin natin napapabayaan ang ating mga sarili para ayan, lahat ng part ng ating katawan. Pwede nating lagyan. Ako, lagyan ko lang itong mga para pantay naman, di ba? Tapos, hayaan natin siya ng 10 to 15 minutes sa ating skin bago tayo maligo. So, habang hinihintay natin, share ko sa inyo saglit kung ano yung na-research ko na mga benefits na makukuha natin sa ating DIY anti-aging and whitening cream for face and body. Ito na siya. Yung benefits ng rice. Ito na po siya. The skin brightening enzymes present in rice make it a key ingredient in Japanese and Korean beauty rituals. Ayan. Gagaya ng nasabi ko kanina, 100 years na po. 100 years na po na ginagamit ng mga Korean. Ito ang pinaka main secret nila kaya sila ay magaganda. Kanilang mga putis. Ayan. It is known to fade dark spots, blemishes, and brighten up the complexion for a clear and smooth texture. Ayan. Magagawa. Yung aloe vera naman po, ito siya. It helps moisturize the skin. Regularly applying a small amount can help treat various skin conditions including acne, eczema, and sunburns. Milk can do wonders on face. It hydrates dry skin. It exfoliates mature skin. It soothes irritated skin and lightens dark skin. Milk also contains AHA or alpha hydroxy acid. This ingredient contains many modern skincare products. Lactic acid is especially popular in anti-aging face cleansers. Studies show it helps remove dead skin cells and stimulates new cell growth. Yung face oil naman po, lahat ng klase ng oils like ano ba yung ginagamit sa mga argan oil, olive oil, coconut oil, kahit yung baby oil na mga ano dyan, ay pwede natin siyang gamitin na ingredient nito. Kung ano yung available po sa atin. Ayun, pwede po natin ilagay sa ating mixture for face cream. Ayan na po siya. Excuse me. Ayan. Ano pa ang benefits nito? So, it can reduce wrinkles, good for dry skin. They're perfect primer for makeup. Oh, yung argan oil siya yun eh. Yun ang pinakaano niya. Ang daming nagsasabi. Face oil can shrink enlarged pores, calm down rashes, and this is also great for vanished zits. Vanishing zits. Yan. Ayun po ang ibibigay ng oil sa atin. Oh, ito naman po yung sinasabi ko sa inyo na pinaka-paborito ko, yung Quantumine Plus. Yan po. Bukod sa napakalakas na ang antioxidant nito, dahil 50 times po ang antioxidant nito, meron din po siya ang ito po ay yung tinatawag nila yung acronym na AHEAD. Okay, antioxidant, heavy metal chelator, energizer, alkaline, alkalinizer, and detoxifier. So, wow! Lahat yung limang yon na mixture, pinagsama-sama natin in one cream. Bonggang-bongga, di ba? Mga best, mga friendships, bonggang-bongga talaga. So, ano pa hinihintay yung mga friendship? Why not try yung cream paste na yun? O, rice cream, DIY rice cream na yan. Ayan po. So, gaya ng sinabi ko, babal lang natin siya ng
10 to 15 minutes bago maligo. So mamaya po, after kong maligo, babalikan ko kayo. Ganda, di ba? Oh, oh. Parang bright talaga siya. Okay. Hello, nagbabalik po tayo. Ayan po, may nakikita ba kayong pabawago? Video na brighten up ng konti, di ba? Oh, yan. Yan po ang resulta nung paggamit ko ng DIY rice cream. Ngayon po, wala pa po akong nilagay sa aking face ha. Pero, maliban lang dito sa lip tint, para naman hindi ako magmukhang pale. No, naglagay po ako ng konting lip tint. Ayan po. So, kanina, ito po yung natira sa ating rice cream. Ito yung natira. Pag may ano po, natitira po na ganito, hindi naman po natin inano ng kamay-kamay lang kanina, tinutsara naman po natin. Madali po kasi mapanis ito. Pwede po natin itong ilagay sa ref para hindi siya madaling mapanis. At pwede natin gamitin sa susunod ulit. Ganun po. Ayan. So, ngayon at tapos na po yung aking maliligo. Ayan. Kikita naman po ninyo, diba? Ano kong masasabi niyo sa... Ayan. So, ngayon po, gagamitin ko rin po ulit as cream ulit yung konti lang. Itong ano natin. Konti lang po. Ayan. Diba? Makikita mo talaga yung glow niya eh. Pag ano. Diba nag-glow siya? Glowing. May glowiness talaga. Ayan po. Konti lang po ang ilagay natin. Ayan. O, diba? Glow-glow siya as in talaga. Glowy, diba? Ayan. Ayan po. Thank you, Queen. Ayan. So, ayan po ang ating. O, diba? Napabrighten talaga. Nakakapag-brighten ang skin yung milk kasi. In glowy. Ako, imo-moisturize ko po ulit siya ng soothing gel. Ayan, aloe vera soothing gel. Ayan po. So, parang ito na yung moisturizer ko. Inuna ko lang kanina yung cream ng ano, ng yung rice cream. Disclaimer lang po mga friendship ha. Ito po ay based lamang po sa mga na-research ko, sa experience ko. Hindi po ako expert tungkol sa skincare. Dahil hindi naman po ako dermatologist. Pero, itong mga ginawa ko ay ni-research ko naman po siya. Oh, hindi po ako eksperto, hindi po ako ano, nasa sa inyo pa rin po kung gusto niyo i-try ang skin regimen na ito, ang beauty hacks na to. So, dahil hindi naman po kamahalan ito dahil sa makukuha lang naman natin ito sa ating mga bahay-bahay, di ba? Daily yan ang gagamit natin. Ayan. Ang ganda, glow na glow talaga siya. Mga best, mga friendship, oh, di ba? As in glow na glow talaga siya, oh. Napaka-glowy, oh, di ba? Glowy, as in. Di ba? Ayun. So, yun lamang po ang aking maishishare sa inyo sa ngayon na beauty hacks sa araw po na ito. Konting favor lang po. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, paki-click naman po yung subscribe button dyan sa baba at paki-tick na rin po yung all para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang vlog. Kayo pa yung mauunang ma-notify at mapapanood nyo po kaagad ito. So, maraming salamat po sa inyong mga panunood sa aking vlog na ito. At sana, paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan, mga ka-friendship para dadami pa po ang ating mga ka-friendship dito sa Sansu PH. At malay natin yung pwede rin po kayong mag-comment dyan sa baba kung ano man po yung mga queries ninyo or yung mga experiences din po ninyo, pwede po ninyong ilagay dyan sa comment section natin upang sa ganun mababasa ko rin po kung ano yung mga thoughts po ninyo tungkol sa mga home remedies na to o baka meron po kayong mga experience or may mga alam pa po kayo na mas magandang home remedy na pwede ninyong i-share sa ating channel. Maraming salamat po at hanggang sa muli, bye-bye po.